Mga sangkay, isa ka din ba sa nagakalang ito ang Bulkang Taal? Hindi kita masisisi dahil sa tuwing may makikita tayong larawan sa libro o postcard ng Taal Volcano ay ito ang madalas nating makikita. Hindi naman tayo mali. Yun nga lang ay ang alam nating Bulkang Taal ay isa lang pala sa mga crater o bunganga ng vulkan. At dahil nga sa muling pagsabog ng Bulkang Taal nito lang Enero a 12 ay madami din ang mga impormasyong nalaman natin tungkol sa vulkan. Yan ang pag-usapan natin mga sangkay. Pero bago yan ay mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon para ma-notify ka sa mga bago kong video. Ang Taal Volcano ay makikita sa Batangas. Ito ay nasa gitna ng Taal Lake. At kung ikaw nga ay nasa Tagaytay Ridge, ay matatanaw mo ang napakagandang tanawin ng bulkan at ng Taal Lake na talaga namang kamangha-mangha dahil makikita mo ang isang lawa sa loob ng isa pang lawa. Ito ang dahilan kaya madaming turista ang dumadayo dito. Ang Taal Volcano ay isang complex volcano na binubuo ng 47 craters o mga bunganga ng vulkan. Isa na nga sa mga crater na ito ang madalas nating nakikita sa mga larawan at libro ang binintiang malaki crater. Sa crater na ito naganap ang pagsabog ng vulkan noong mga taong 1707 at 1715. Ngayong 2020 ay ang main crater mismo ng vulkan ang sumabog. Ang main crater ng vulkan ay mayroong lawa. Ngunit ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX noong Enero 15 ay natuyo na ang tubig dito dahil sa patuloy na pag-aalboruto ng vulkan. Bagamat maliit ay isa ito sa pinaka-aktibong vulkan ng bansa na pumapangalawa lamang sa Bulkang Mayon ng Albay. Ang Bulkang Taal at iba pang vulkan sa Pilipinas ay parte ng tinatawag na Pacific Ring of Fire, ang malaking lugar sa Pacific Ocean kung saan maraming pagsabog ng vulkan at tindol ang nagaganap. Mayroon na ang naitalang mahigit na 30 eruption o pagsabog ang vulkan. Ang kauna-unahan nga nito ay noong 1572, ang taon na tinatag ng mga paring Agustino ang bayan ng Taal sa baybayin ng Taal Lake. Nakilala na natin ngayong bayan ng San Nicolas. Nagdaan ang maraming taon na nagkaroon pa ng maraming malalakas at mahihinang pagsabog ang vulkan mula sa main crater at iba pang parte ng vulkan. Pero noong 1754 ay naitala ang pinakamalakas na pagsabog nito na umabot ng 200 araw. At Enero din ng taong 1911, naganap ang pinakamapaminsalang pagputok ng vulkan. Bago pa sumabog ang vulkan noong panahong iyon, ay nakaramdam na ng sunod-sunod at palakas ng palakas na paglindol sa Manila. Di nagtagal ay natukoy nga ng mga taga Manila Observatory na ang epicenter o sentro ng lindol ay sa Bulkang Taal. At nagpahayag na walang dapat ipangamba ang mga tagalungsod dahil malayo naman ang vulkan. Ang Taal ay may layong 60 kilometro mula sa Manila. At doon ngang madaling araw ng Enero at 30, taong 1911, ay ginising nga ang mga taga Manila ng inakala nilang malakas na kidlat na pagsabog na pala ng Bulkang Taal. Mahigit sa 1,300 ang namatay dahil sa pagsabog. Ngunit ayon sa iba, ay mahigit pa daw dito ang totoong bilang ng mga nasawi sa kalamidad. Maliban sa buhay ng mga mamamayan na nakapaligid sa vulkan, ay madami ding alaga nilang hayop ang namatay at nasira din ang kanilang mga ari-arian. Ang huling na italang pagsabog ng vulkan ay noong 1977, 42 taon bago ang pagsabog muli nito ngayong Enero. Bagamat matagal nang di sumasabog, ay isa pa din ang Bulkang Taal sa pinaka-aktibo at pinaka-delikadong vulkan sa buong mundo. Sa katunayan, ay matagal nang pinagbabawal ang pagtira sa paligid ng vulkan. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, ay madami pa ding mga kababayan natin ang pinili na manirahan at makipagsapalaran dito. Sa ngayon ay madami ng mga kababayan natin ang pinalikas na mula sa nilang mga tirahan na apektado ng vulkan. At makikita din natin sa iba't ibang post sa Facebook at iba pang social media site ang buhay na buhay pa ding kultura nating mga Pinoy na bayanihan. Na sa kabila ng mga kalamidad na gaya ng pagsabog ng Bulkang Taal ay mananatili pa din tayong positibo at di nawawala ng pag-asa na makabangong muli. At iyan din ang panalangin natin sa mga kababayan nating apektado ng pagsabog ng Bulkang Taal na sana ay mabilis kayong makabangon mula sa kalamidad na ito. Hanggang dito na lang mga sangkay, thank you for watching.